Ikalawang Kronika. Ang paghahari ni Amaziah sa Huda. Ika-25 kabanata. Si Amaziah ay 25 taong gulang nang siya ay naging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Amaziah sa paningin ng Panginoon, pero hindi lubos ang pagsunod niya sa Panginoon. Nang matatag na ang paghahari ni Amaziah, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari, pero hindi niya ipinapatay ang kanilang mga anak. Dahil ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, sinabi ng Panginoon, "Huwag papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak. At ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Papatayin lang ang tao dahil sa sarili niyang kasalanan." Tinipon ni Amaziah ang kanyang mga sundalo na mula sa Huda at Benjamin. Binukod-bukod niya sila ayon sa kanilang pamilya at nilagyan ng mga commander na mamamahala ng 100 at 1,000 sundalo. Pagkatapos, binilang niya ang kanyang mga sundalo na nasa 20 taong gulang pataas at ang bilang ay 300. Sila'y mahuhusay sa sibat at pananggalang. Kumuha rin siya ng 100 sundalo mula sa Israel. Nagbayad siya ng 3,500 kilong pila bilang upa sa mga sundalo. Pero may isang lingkod ng Diyos na pumunta kay Amaziah at nagsabi, "Mahal na hari, huwag po kayong kumuha ng mga sundalong mula sa Israel, dahil ang bayang iyon ay hindi pinapatnubayan ng Panginoon. Ang mga mamamayan ng Ephraim ay hindi na tinutulungan ng Panginoon. Kung pasasamahin niyo po sila sa labanan, matatalo kayo, kahit makipaglaban pa kayo ng mabuti. Ang Diyos lang ang makapagpapanalo o makapagpapatalo sa inyo." Sinabi ni Amaziah sa lingkod ng Diyos, "Pero paano ang ibinayad kong 3,500 kilong pilak?" Sumagot ang lingkod ng Diyos, "Higit pa po riyan ang ibibigay ng Panginoon sa inyo." Kaya pinauwi ni Amaziah ang mga sundalo na taga Ephraim. Umuwi sila na galit sa Huda. Buong tapang na lumusob si Amaziah at pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo sa pagpunta sa lambak ng Asin, kung saan nakapatay sila ng 10,000 Edomita. Nakadakip pa sila ng 10,000 sundalo at dinala nila ito sa isang bangin at doon inihulog, kaya nagkabali-bali ang buto ng mga ito. Samantala, ang mga sundalong pinauwi ni Amaziah at hindi pinasama sa labanan ay lumusob sa mga bayan ng Judea, mula sa Samaria hanggang sa Bethhoron. Nakapatay sila ng 3,000 tao at maraming ari-arian ang kanilang sinamsam. Pagbalik ni Amaziah mula sa pagpatay sa mga Edomita, dinala niya ang mga diyos-diyosa ng mga Edomita. Ginawa niya itong sariling diyos, sinamba at pinag-alayan ng mga handog. Kaya labis ang galit ng Panginoon kay Amaziah. Nagpadala siya ng propeta kay Amaziah para sabihin, "Bakit dumudulog ka sa mga diyos-diyosan na hindi nakapagligtas ng kanilang mga mamamayan sa iyong mga kamay?" Habang nagsasalita ang propeta, sumagot ang hari, "Bakit mo ako pinapayuhan? Ginawa ba kitang tagapayo? Tumahimik ka, dahil kung hindi ipapapatay kita." Kaya tumahimik ang propeta pagkatapos niyang sabihin, "Tiyak nalilipulin ka ng Diyos dahil sinamba mo ang mga diyos-diyosan at hindi ka nakinig sa akin." Matapos makipag-usap ni Haring Amaziah sa kanyang mga tagapayo, nagpadala siya ng mensahe sa hari ng Israel na si Jehoash na anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya si Jehoash na maglaban sila. Pero sinagot siya ni Haring Jehoash sa pamamagitan ng kwentong ito, "Doon sa Lebanon ay may halamang may tinik na nagpadala ng mensahe sa puno ng sedro. Ipakasal mo ang iyong anak na babae sa aking anak na lalaki. Pero may dumaang hayop mula sa gubat at tinapaktapakan ang halamang may tinik. Amaziah, totoong natalo mo ang Edom at ipinagyabang mo ito. Pero mabuti pang huwag ka nalang makipaglaban sa amin. Manatili ka nalang sa iyong lugar. Bakit gustong gusto mo ng gulo na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at sa Huda?" Pero hindi nakinig si Amaziah
dahil kumikilos ang Diyos para wasakin siya ni Jehoash dahil sa kanyang pagsamba sa mga Diyos ng Edom. Kaya nilusob siya ni Haring Jehoash at ng mga sundalo nito. Naglaban sila sa Bet-Shemesh na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda, at ang bawat sundalo ng Huda ay tumakas pauwi sa kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoash si Haring Amaziah roon sa Bet-Shemesh, at dinala niya siya sa Jerusalem. Pagkatapos, giniba ni Jehoash ang mga pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok na pintuan na mga 600 talampakan ang haba. Kinuha niya ang lahat ng ginto, pilak, at kagamitan na nakita niya sa templo ng Diyos na iniingatan noon ni Obed-Edom. Kinuha rin niya ang mga kayamanan sa palasyo. Dinala niya ito at ang mga bihag pagbalik sa Samaria. Nabuhay pa si Haring Amaziah ng Huda ng 15 taon matapos mamatay si Haring Jehoash ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amaziah mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Matapos tumalikod ni Amaziah sa Panginoon, may mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin siya. Kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lachish, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya, pabalik sa Jerusalem, at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David.